Or meron bang mga details na dapat nilook out ka para hindi ka mapeke? Kasi ito yung usual okay. na ito yung usual na pinupose sa mga questions, ito yung mga ikaw yung madalas sumasagot doon eh. Ano yung mga telltale signs na peke yung binibili mo? Okay. So, pagdating naman dyan, medyo not sure, I might have an example. So, ito. For example, ito. Let's use this as an example. So, this is an original. This is a World War II yung fittings, pero yung blade niya is Edo period or ano. I'd say mga around 1700s or maybe 1600s yung blade. Mm-hmm. So, una sa lahat, for example, nagawi ka sa antique shop, okay? But I just want to say kasi ang antique shop ngayon, most of the time hindi alam ng owner kung ano yung binibenta sa kanila. Mm-hmm. So, bilang ikaw, ano ka, collect enthusiast ka, tapos gusto mong malaman paano ko malalaman kung ito, this is original, this is fake. Okay. Titingnan mo muna yung ano, yung, una mo titingnan is yung handle. Yung reproduction, ang reproduction, itong mga, yung ray skin sa loob, yung ano, yung white part na yan, talagang ray skin siya. Yung iba kasi ang ginagawa nila is plastic, yung mga reproduction, plastic, tapos yung iba naman gumagamit ng parang konong iba-ibang material para dun, pero dapat ray skin yan. So yun yung una mong titingnan. Number two, titingnan mo ngayon is yung fittings. Okay? Ang mga originals, ang material ng mga originals is brass, iron, copper. Pero minsan naman makikita mo ang fakes, ang mga reproduction, gumagamit sila ng mga ano, mga parang pot metal, ganun, or what's the other term for that? For pot metal, parang zinc alloy. So yun, zinc alloy. Ang zinc alloy kasi very distinct ang itsura niya. Pag nakita mo ang zinc alloy, talagang malalaman mo talaga na fake siya eh. Tapos, sabi na natin, nakita mo, good signs, sa malayo, ray skin yun, tapos silk yung binding, silk yung ito niya, tapos metal wise, tama yung metal ng fittings. Ngayon, syempre, i-ask mo na, sir, pwede po bang matingnan yung blade? So, pag binuksan mo siya, for example, ito, titingnan mo ngayon yung balance ng sword. Usually, ang mga originals kasi, remember, they were meant for battle. Mm-hmm. So, they were intended to be used in a sword fight. So, ang balance yan, napakaganda niyan. Ang tanging exemption lang dyan sa rule na yan is yung mga World War II blades. Kasi ang mga World War II blades, talagang top heavy sila kasi ang purpose lang naman nun is not really to catch an opponent's sword or to dodge an opponent's sword. Ang purpose talaga nun is just to cut. Whereas yung mga blades na ganito, talagang magaan siya and very nimble yung feeling niya. Talagang you can really tell kung original siya or what. Tapos sabihin na natin, andun ka na sa point na maganda yung ano, yung signs. Original ray skin, tama yung metal ng fittings, tapos silk wrap, nakita mo yung blade, maganda yung balance. Pero napapansin mo parang mukha siyang bago para maging antique. Or sabihin na natin kung kalawang man, hindi mo sure kung original kasi puno ng kalawang eh. Ngayon, dyan na yung time na ano eh, na kung maaari, ask ka ng permission. Sir, pwede po bang buksan natin yung hawakan? Ma'am, pwede po ba natin buksan yung hawakan para lang man? Tapos, pag original, may makikita kang ano dyan. Usually, signature. Okay? Ngayon, ang signature kasi napepeke na din. Napepeke ng mga gawa sa China. May mga signature. So, titingnan mo ngayon yung signature din. Ang mga signature usually na original, makikita mo talagang ano siya eh. Yung kumbaga, makikita mo may mark ng parang chisel, ano. You know, hindi siya yung katulad ngayon na parang
masyado siyang perfecto, tapos more angular yung characters. Yung mga originals kasi fluid yung characters niya, and talagang mukha siyang ano talaga, mukha siyang, kumbaga parang malinis yung pagkakagawa ng mga signature. So ngayon, ano na, sabi na natin, andun ka na, nakita mo, sabi na natin, nakita mo na yung fittings, maganda, nakita mo yung blade, maganda yung balance. Tapos ngayon, kaso walang signature. Sabi na natin walang signature. Ang mangyayari dyan ngayon, titingnan mo ngayon yung itsura ng tang niya. Kasi ang mga tang ng originals talagang mapamay kalawang man or wala, napaka-graceful ng pagkakagawa. Wala siyang parang mga uneven edges, yung parang mga may mga mukhang welding, yung mga ganon, wala. Hindi mo yun makikita sa mga originals talaga. Kumbaga hanggang tang, talagang finorge to perfection. Kahit tang, kasi nakatago yes, na yung opo. Tang eh. Usually, yung mga nakalabas yes, lang exactly. Yung pinaperfect yung nasa labas lang, eh, pero yung nasa loob, hindi na. Pero ito, for a genuine katana na traditionally made, supposedly, yung pati yung tang niya is a perfectly forged. Yes, exactly. Ang ano na lang dyan, although mahihirapan ka na lang ng konti, kasi for example, yung sword is, sabihin na natin, 800 years old. Or sabihin na natin, 600 years old. O sabihin, basta ano, anything na older blade, yung nagfo-fall under the criteria ng Koto blade. Ang criteria kasi ng Koto blade, yung mga, lalo na yung mga 800 years old na sword, talagang hindi siya ganun ka-refined. Hindi siya ganun ka-refined, and parang ang weird ng itsura niya. Kumbaga parang kakaiba talaga. It's hard to express lang sa ngayon kasi wala akong sample eh. Pero ano na rin, malalaman niyo na rin siya kasi ano pa rin, kahit gaano man kakapal ang kalawang niya, iba pa rin yung pagka-graceful ng isang original sa isang reproduction. Ha? Huh? Hindi. Ito, question na lang. Ang question na lang would be, siguro kasi ang idea niya is napakamahal ng mga genuine ni Honto. Yun na lang siguro yun ang pinanggagalingan niya. So ikaw being a collector, how would you range? Magkano na ngayon talaga yung kumbaga dito sa Pilipinas ni Honto? Okay. Kahit range lang. Regarding range. Kasi eto, actually mayroon akong post regarding dito, and meron talaga tayong ano eh, meron tayong kumbaga parang, I mean, among collectors, meron kaming parang ano eh, like standard prices kung magkano yung ganito, magkano yung ganyan. Kumbaga parang, pero sa amin na lang, or among collectors, or among antique dealers, or among pickers, ganun. Parang ano na lang eh, kumbaga parang usap-usap na lang. Pero pagdating sa tamang price range, kasi ganito yan eh. Ang general rule dyan is magkano yung gusto mong spend. Magkano yung bukal sa kalooban mo na eto yung amount ko, tapos eto yung gagastusin ko para dito. So, it all depends on that. Dito po sa Pilipinas, ang pinaka starting yan, sabihin na natin ano, alam nung seller na this is a true ni Honto. Tapos, you're interested to buy. Magsisimula yan, ang pinaka ballpark yan, magsisimula yan ng, napakaswerte mo na kung dito magsimula. Magsisimula yan ng, sabihin na natin, 40 to 60,000. 40,000 to 60,000, tapos aakyat na yon. Ano na, wala nang limit yon. Hanggang, basta, yun yung pinaka minimum mo. Kumbaga, depende na sa maker's age, depende na sa kung ano. Yes, exactly. Present ano niya, state niya, saka yung mga ganon. Yes, yun po. Doon siya magsisimula doon sa ballpark na yun, provided na alam ng seller na ni Honto yun. Pero ano naman kung halimbawa hindi alam ng seller, nangyayari yan kasi ilang beses ko na rin
na hindi alam ng seller na original pala yung sword niya. So, magsisimula yan, usually, sabihin na natin, napakaswerte mo kung ganito, mga sabihin na natin, 1,000, mga 2,000, yan yung kumbaga parang provided na yun yung mga times, very, very rare na nangyayari yun na hindi alam ng seller na yun pala yung item na yun. Pero meron din namang pagkakataon na akala ni seller ay napaka high value nung product na hawak niya na binibenta niya. May nakita ko mga post, mga 100,000, 300,000, 500,000, pero pag ikaw naman tumitingin, alam mo naman yes, na ito ay gawang somewhere in the Philippines lang. Yun. Actually, yun, medyo natatawa ko kasi yung iba dyan kasi nagpo-post yung parang gumagawa pa nung sasabihin, ito yung time ni ganito, nakuha pa to sa ano, pero obviously, pag tinignan mo, gawang batang. Tapos, they're asking 1 million, tapos parang, ano ka na lang, hindi mo alam ko parang matatawa ka na lang or maiinis ka dun sa seller kasi parang gumagawa na lang sila ng kwento para lang mabili yung item na yon. And para sa akin, as a collector, maling-mali. Kasi ang nangyayari din parang gusto mong mag-take advantage dun sa mga taong hindi alam kung ano talaga yung item na yon. Gagawa ka ng isang kwento para lang mabili yung item na yon para makuha mo yung pera niya. Tapos wala ka nang pakialam kung ano mangyayari doon. Kasi para sa akin maling-mali yun. Kasi bilang collector, hindi ka lang naman maglalabas ng pera para lang sabihin mo, oh, meron ako niyan. Kasi para sa akin, yung collection ko, it's a kind of investment din naman. Kasi sabihin na natin, mag-i-invest ka ng right now, so natin 5,000 and then later on yung 5,000 mo magiging 20, magiging 60 and so on. So parang kumaga parang kapag ginawa yun ng isang seller sa isang taong hindi marunong, parang ninakawan mo na siya ng isang certain amount, tapos ang nangyari pa, tinanggalan mo na rin siya ng parang pagkakataon na kahit mabawi man lamang yung pera niya. So para sa akin napaka unfair ng ganung scenario.